Alam niyo guys, sa totoo lang, maganda rin ang nangyayari doon sa hearing sa extrajudicial killings, no? Na ginawa ng Quad Committee. Alam niyo, napaka-worse ang ginawa nila na mas ngayon, nakikita natin na ang mga drug lords, wow, may kapangyarihan na sila. At ang mga drug lords ngayon ay talagang protektado ng ating gobyerno. So pwede na kayong mga drug lords dyan. Manawagan tayong lahat sa mga drug lords. Okay? Mga drug pusher, mga users. Gawin na nating narco state ang ating bansa. Yes, kasi nga ang mga drug lords ngayon ay protektado ng ating gobyernong Marcos. Huwag kayong mag-alala, may mga pulis kayo. Ang dami dyan, limang batalyon. Pwedeng gamitin yan nila para sa inyo, para protektahan kayo. Okay, huwag kayong mag-alala, Mabilog, ikaw, Karen Espinosa. Oh, sige na, lumabas na kayo. Total, huwag kayong mag-alala. Magaling si Laila De Lima sa pagpaprotek sa inyo. Total, si Laila De Lima ay kakampi na ng administrasyon ni Marcos. At baka naman, garapon-garapon ang bibilihin din ni Presidente, ano? Oo, malamang. Kita nyo, protektado ang mga drug lords ngayon. Andon sa Quad Committee, meron silang Quadcom sa Congress natin sa House of Representatives. Ha? At si Barbers, ang chairperson. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng mga drug lords, lumabas na kayo. Huwag kayong mag-alala. Okay? Alam nyo guys, sa totoo lang, no? Wala na talaga bansa natin. Balak na talaga nilang gawin ang bansa natin na magiging narco state again. No, after one war on drugs ni President Duterte, babalik uli, no, ang narco state sa country Philippines dahil sa panahon ni Abnoy Noy, ganun kasi sila. 'Di ba? Senator dati si Bongbong Marcos, no, nung humithit siya ng cocaine at nandun siya sa drugless watch ng PDEA. Ngayon pa, na presidente na siya, o di ba? Garagarapon nga ang binibili eh. Imported. Okay? At isipin nyo, ha? Protektado pa. Mm-mm. May mga PSG dyan, may mga police dyan, may taga-PDEA dyan, andyan si Lasso. Don't worry, guys. Hindi kayo huhulihin ni Lasso. Ang uhulihin ni Lasso, yun yung mga dating kaalyado ni President Duterte at yung mga pulis na humuhuli ng mga addict, pusher, mga drug lords, yun yun. Okay, huwag kayong mag-alala. Okay? Pero, I'm proud of you, no? Congressman Richard Gomez. Sa totoo lang, masaya kami lahat sa ginawa mo. At least kahit papano nasupalpal ang Quad Committee at itong bangag administration na to at kahit ang baluslos ng ating Speaker of the House na di ba? Hindi yan normal yan. Yung mga ganyang style, guys, hindi normal yan. Okay? Pagka ganyang klaseng tao na na ganyang mga klaseng tao, alam nyo na yan. High butterfly yan. Ayan. O di kaya, ganyan. Alam nyo na yan. O yan lang, hindi natin nahuhuli eh. Na may residue. Pero, kita nyo, ang special sap, ang sap ni Marcos na si yung si sino yung pamangkin ni Tony Boy Cuanco Florendo, si Lagdameo, sabi ng governor ng Autonomous Region sa Barm, na laging nagpupunta sa CR ang ungas. Laging nagpupunta sa CR ang ungas at laging nakahay. Lagi daw high kaya hindi nagkaka tinutino ang kanilang conference, okay? Ang kanilang meeting. Sige, pakinggan muna natin. Thank you, Mr. Chair. I just would like to add in their conversation, Mr. Chair.
I was a mayor when the drug war was implemented, Mr. Chair. And let me tell you, nasa lahat ng implementation sila against the fight against drugs. Hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord na sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. Hindi mo pwedeng sabihin sa tumigil ka na, ay babarili ka agad ng mga yan. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nagkakaputukan talaga, and that is really true. Sad na may namamatay. Sad pati yung police nasasama. Pero inuutusan yung police eh. Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi na ng higher up sila, gawin nyo ito. They will do what they are told. And that's the reason na marami namatay. Both from the civilian, both from the police, pati na rin yung mga drug personalities. Now, Mr. Chair, in our conversations, there are two more items that I'd like to bring up, Mr. Chair. First, when Mr. Kerwin Espinosa said na lahat ng sinabi niya sa Senate eh hindi totoo, that is an institution that we also have to protect. What if he will go into another investigation and he will say that everything he said here is not real, is not true? So, ano yung pinangahawakan natin lahat in both institutions of the Senate and the House? And second, it was Colonel Marcos who was head of the CIDG in Leyte at that time during the killing of the father of Kerwin Espinosa. Okay. So, ayan na. So, dito tayo. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung situation namin during the drug war. Because yung police namin, nagtrabaho talaga sila. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, after, in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Say, thank you, Dr. Tertius. Ayan, thank you sa paggamit ko sa inyo. Yes. Suportahan niya rin ang Dado Tertes. Ayan. Kita niyo? Narinig niya? 900! Mahigit na 900s. May S yun eh. Na mga addict, pusher, di natin alam. Kasama pa si drug lords dun. Di ba? Natuwa ang mayor. Ngayon ay isang congressman. Silang mag-asawa mismo ay nasa gobyerno. Pati si Madam Luz Torres. Kayo nga mag-isip, ha, kayong mga anti-Duterte na tuwang-tuwa doon sa hearing-hearing nilang extrajudicial killings, antay kayo ng war on drugs, gusto nyo ng ICC, mga bangag kayo, mga addict kayo, o sige. Kaya magkakaroon ng extrajudicial killings dahil pinapatay ng mga pulis, ng taga-PDEA, ng NBI, ang mga drug lords, addict, pusher. Yun ang pinoprotektahan ng human rights natin. Kaya nagkandaugaga ang ICC at ang Human Rights, United Nations Human Rights Coalition at ang Special Rapporteur na magpupunta ng Pilipinas para imbestigahan sa ang banda. So ibig sabihin ang ICC at ang United Nations Human Rights Coalition ay talagang pinoprotektahan nila yung mga addict. So gusto nila na magkaroon ng narco state ang ating bansa. Ganun din ba kayo? Mga Pilipinong anti-Duterte na tuwang-tuwa dyan, bangag din ba kayo? O di mag-negosyo na kayo ng mga drugs para masaya? Oo, ganun lang. Simple. Kasi total protektado kayo ng gobyerno ni Marcos. Diba? Isipin nyo, pera ng bansa, binili ng garapong pulveron, imported pa. Saan kayo makakahanap nun? Oo.